Ang lungsod ng Kidapawan ay ang kabisera ng lalawigan ng North Cotabato. Ito ay naging ganap na lungsod noong February 12, 1998 sa bisa ng Republic Act No. 8500 na nilagdaan ng 12th Pangulo ng ating bansa na si former President Fidel V. Ramos. Ito ay dating tinatawag sa pangalang Distrito ng Pikit noong 1942 hanggang sa ideklara itong isang munisipalidad noong 1947. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa isang barangay na nasasakupan ng Kidapawan City, ang Barangay Lanao. Talakayin po natin muli ang isang karumal-dumal na krimen na matagal ding naging laman ng mga balita at usap-usapan sa Kidapawan. Ito ay ang karumal-dumal na naging kamatayan ng isang dalagang ina, doon na si Angelica Fernandez Lozoriaga. Natagpuan kasi ang wala ng buhay nitong katawan sa loob ng bahay ng kanyang lola sa Lanao. At isa sa mga naging palaisipan ay kung sino ba ang salarin at bakit sinapit ng dalaga ang kalunos-lunos na kamatayan. Samahan niyo po akong balikan ang tinagurian nilang Lozoriaga Murder Case. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. September 22, 2018, araw ng Sabado, naganap na alas 7:40 ng gabi nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa Kidapawan tungkol sa wala ng buhay na katawan ng isang babae sa Barangay Lanao na nasasakupan pa rin ng nasabing syudad. Nang magtungo sila sa lugar ay dinatnan nila ang biktima sa kalunos-lunos nitong kalagayan. Naliligo ito sa kanyang sariling dugo. Halos hindi na ito makilala dahil sa malalaking tama ng itak sa mukha nito at maging sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang biktima ay kinilala ang 21 years old na si Angelica Fernandez Lozoriaga o mas kilala sa tawag ni Angel. Ito ay empleyada ng Rian Motors at may isang anak sa kinakasama. Ayon sa report, ay ilang araw nang mag-isang natutulog ang dalaga sa bahay ng kanyang lolo at lola sa Lanao. Wala ang lola nito at umuwi ng Davao para magbakasyon. Nagkaroon kasi umano ito at ang kinakasama ng pagtatalo. Kaya naman si Angel ay sa bahay ng lola nito natutulog. Sa ulat ni SP01 Himalaya, ang suspect ay dumaan sa bintana ng bahay sa likurang bahagi dahil sa sirang window grill na yari sa kahoy na kanilang nadatnan. May malalalim na sugat ang biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, lalo na sa mukha, balikat at sa liig. May nakita ding tela na nakalagay sa maselang bahagi ng kanyang katawan, kaya naman una nang tinignang motibo ng mga pulis ay ang panggagahasa. Doon sa initial investigation namin, kakilala ng victim itong suspect, kaya lumaban itong victim at yung intention ng suspect ay patayin na lang itong victim. Kaya kung nangyari, sabi ko kanina na planado yung pagkagawa ng krimen dahil wala kang makikitang bloodstain sa kalabas at saka yung exit, yung entry at saka exit ng suspect ay medyo malayos ng pagkagawa doon dahil hindi mo agad siya madetermine kung saan siya pumasok at saan siya lumabas. Maliban dito ay nagawa din nilang ma-recover sa crime scene ang murder weapon. Yung murder weapon, wherein, tinabog doon sa damuhan. Malapit lang po ulit sa 100 meters, doon lang tinabog po yung murder weapon. Ayon sa mga kapitbahay ng biktima, ay nagtaka sila dahil sa hindi lumabas ng bahay si Angel lang maghapon noong araw ng Sabado at nakakapagtaka din na bukas ang ilaw sa loob. Kaya naman sa curiosity ay nagpa siya silang pasukin ng bahay. At doon na nga nila nakita ang kalunos-lunos nitong kalagayan at agad na nga silang tumawag sa kapulisan. Naglabas naman ang pahayag ang alkaide ng Kidapawan na si Mayor Joseph Evangelista na magbibigay ito ng 100 pesos na pabuya sa kung sinong makakapagbigay ng impormasyon na may kinalaman sa pagkamatay ni Angel. Ang nobyo at kinakasama ni Angel ay agad na isinailalim sa interrogasyon at ilan pang mga tao na itinuring ng mga pulis na persons of interest.
Kabilang na dito ang tricycle driver na naghatid sa biktima at ang umani ng bunga ng kanilang lansones. At ang ating investigator at saka yung SOCO team ay hindi po nawala ng pag-asa. Nag-exert po ng effort lahat na makakaya with regards sa investigation po natin. Lahat na person of interest, invite natin sa investigation para maliwanagan. Base sa autopsy na ginawa ng Cotabato Police Crime Laboratory, ang malalaking sugat na natamo ni Angel ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. May nakuha din silang piraso ng tela na ipinasok sa maselang parte ng katawan ng biktima. Subalit ayon sa mga pulis, ay wala silang nakitang penetration o sinyales na ito ay nakaranas ng panggagahasa. Sa kalagitnaan ng isinasagawang investigasyon ng mga pulis, ay may tatlong witnesses ang lumutang at lumapit sa kanilang tanggapan. Dalawa sa mga ito ay mga minor de edad. Suot ang mga bonnet kasama ang kanilang mga magulang ay nagbigay sila ng kanilang salaysay. Ayon sa kanila, ay nakita nila ang tricycle driver na pinangalanan nilang si Fernando Espino noong tanghali ng September 21, 2018, sakay nito si Angel at patungo ng Purok 7, Barangay Lanao. Sa ibinigay na salaysay ng tatlong witnesses, ay formal nang itinuring na suspect si Espino sa pagkamatay ni Angel. Si Fernando Espino ay residente din sa lugar at nagtatrabaho bilang security guard sa isang banana plantation at kilala din na namamasada ng tricycle kapag walang pasok. Ayon sa mga pulis, dahil sa kawalan ng warrant of arrest, ay hindi nila inaresto si Espino. Subalit ilang beses umano nila itong inanyayahan sa kanilang tanggapan, ngunit hindi ito nakikipagtulungan. Ang isa lang po ang hindi panawagan namin, isa lang po ang hindi pumunta sa PNP Station. Yung tricycle driver na nagatid sa biktima. Hanggang sa noong October 15, 2018, habang nagsasagawa ng checkpoint, ang task group Kalasuyan, ay naharang nilang suspect na si Espino sa barangay Sudapin, sakay ang tricycle nito. At ayon sa kanila ay nakuha nila dito ang isang granada na siyang naging dahilan kaya naman ito ay kanilang inaresto at ikinulong sa Kidapawan City Police Station. Hindi dahil sa kasong pagpatay, kundi dahil sa illegal na pagdadala umano nito ng pasabog. Nagkakatak na chikuhin yung ating mga personnel kasama yung task group natin sa lahat na checkpoint operation natin. At yun na, nagkataon, dumaan, na-inspect itong suspect natin si Espino kaya mayroon po siyang nakunan sa kanya yung exclusive. Sa kabila nito, ayon sa mga pulis, ay malaki ang kanilang paniniwala na ito na nga ang suspect na pumaslang kay Angel Lusuriaga. Ayon pa kay Mayor Joseph Evangelista, ay kinukonsider na nila ang kaso ng pagpatay na tapos na. Si Espino ay agad na sinampahan ng kasong pagpatay sa City Prosecutor's Office ng Kidapawan. Autopsy report na din eh. Inta po yung sa part ni Angel, hindi po nagalaw. Kaya po ang kaso na na-file po natin ay murder. So, sa present niya, una po namin na ipapayas sana yung rape with homicide. Kaya lang doon sa result ng DNA ay hindi po nagalaw yung victim kaya murder po ang napayag po natin. Ang pabuya naman ay pinagkaloob ni Mayor Evangelista sa tatlong mga witnesses at ang bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 33,333 pesos noong October 13, 2018. Samantala, ang umiiyak ng mga kamag-anak ni Espino ay humarap sa media tungkol sa pagkaka-aresto umano dito. Daladala ang photocopy ng logbook ng Estanfelco Banana Plantation ay pinakita nila sa media na nasa trabaho si Espino noong alas 6 ng hapon ng September 21 hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan, September 22. Ayon sa biyanan ni Espino, ay pinahirapan umano ng mga pulis si Espino habang sinasagawa ang investigasyon. Dagdag pa niya ay walang dahilan para patayin nito si Lusuriaga dahil sa kilala nila ang pamilya ng biktima at malaki umano ang utang na loob nila dito.
Maliban dito, ayon sa kanila, ang pasabog umano na nakita sa tricycle ni Isbino ay tinanim lamang ng mga kapulisan para ito ay madiin at makulong sa salang hindi naman umano nito ginawa. Sa kabila nito, ayon kay Mayor Evangelista, ay sa hukuman na lamang umano magpaliwanag ang pamilya dahil sa naniniwala umano sila na may sapat silang ebidensya na magsasabing si Isbino ang pumatay kay Luzuriaga. Makalipas ang ilang buwan, si Isbino ay pansamantalang nakalaya dahil sa pinayagan nito ng hukuman na makapagpiyansa sa kaso ng illegal possession ng pasabog. Noong December taong 2019, sa ginawang pagninig sa Regional Trial Court Branch 23 ng Kidapawan City, si Fernando Isbino ay pinawalang sala sa kasong pagpatay kay Luzuriaga. Ayon sa mababang hukuman, ay hindi sapat ang mga ebidensya na ipinasa ng prosecution para patunayan na si Isbino ay nagkasala. Maliban dito, ay hindi rin tumugma ang mga swab test at fingerprints na nakuha sa crime scene sa akusado. Malaki din ang naitulong ng logbook kung saan nakalagay na si Isbino ay nasa duty noong mga oras na nangyari ang pamamaslang. At hindi rin tumutugma sa akusado ang mga kuha ng CCTV at maging ang bolo na nakuha sa crime scene na ginamit na murder weapon. Hanggang ngayon ay naging mailap pa rin ang hustisya sa sinapit na Angelica Luzuriaga. Hanggang ngayon ay nananalangin pa rin ang kanyang pamilya na sana dumating ang panahon na malaman nila kung sino ba ang salari na pumaslang kay Angel. Kawawa naman ang isang musmos na maagang nawalan ng isang ina sa karumal-dumal pa na kadahilanan. At ang masakit hanggang ngayon ay malaya pa ang taong gumawa nito kay Luzuriaga at maaari pang makapangbiktima ng iba. Sana ay magkaroon na ng linaw ang kaso ng pagkamatay ni Angelica at makamit na nila ang hustisya. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa atin pong mga video. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo akong muli sa mga susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.